Hello, hello sa lahat at andito na ulit tayo. Natatawa ako, sorry po. Andito ulit tayo. Welcome to our vlogs po. At saka ito, nagbabalik tayo na nagiging masaya. Medyo magaan na yung pakiramdam natin na nakapahinga tayo for dalawang linggo. Pasensya na po kayo. At bigla tayong nawala. At saka ngayon ay nagbabalik na naman ulit tayo. So parang na-refresh lahat yung pakiramdam ko. Salamat sa mga advice nyo, sa mga messages nyo, kasi may nag-PM din sa akin at saka namumusta at saka nakakatuwa talaga. At ngayon ay nagbabalik na naman tayo sa ating pag-vlog. So masaya ako at saka sana masaya din kayo. Pasensya na, medyo natatawa ako kasi naninibago ako mag-vlog talaga kasi 2 weeks din tayo hindi nakapag-vlog. Medyo mahabang-habang panahon din na mahinga tayo sa pag-vlog at saka nakakalungkot nga kasi tinitignan ko yung YouTube natin, sobrang lungkot. Sabi ko sa sarili ko, na-miss ko na mag-vlog, kaya mag-vlog na tayo ulit. So, welcome sa lahat ng mga viewers natin dyan. At saka salamat sa mga concern nyo, at saka sa mga messages nyo. Nabasa ko po lahat. Pasensya na po, hindi pa tayo nakapag-reply. Kasi busy din tayo sa mga buhay-buhay natin. Ngayon, ang Davao City, Davao Region ay on recovery pa siya. Dahil dun sa mga sakuna na nangyari dito at saka at least na ano ba, okay na ang lahat. Okay na, hindi na siya umuulan, hindi na siya bumabaha, okay na siya. So andito tayo, medyo sexy tayo konti ngayon kasi sobrang init na naman. So tapos na yung maulan, ngayon naman sobrang init na naman. So, salamat sa mga nag-message nga sa akin. Paulit-ulit na din ako. Kasi sobrang saya lang ako talaga na andito ulit ako na masaya at saka excited na magbahagi sa inyo ulit ng pagbablog. Kasi alam nyo naman talaga na ang pagbablog para sa akin ay para siyang ano ba, therapy. So, thank you sa lahat at ano pa bang sasabihin ko? Gusto ko sana mag-shoutout, kaya lang hindi ko nalista yung mga avid ano natin, viewer talaga na andyan sila lagi. Salamat. At andito lang din ako. Thank you. So, gusto ko sanang balikan yung ginagawa ko noon nung nasa India pa ako. Nag-TikTok kasi ako. Tapos, yung marami akong nare-receive na mga messages na sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong. Marami sila yung nagkaanak sa Indian at saka hindi na binalikan. Yung gusto magpakasal pero ayaw na magulang. Yung mga ganun na mga sitwasyon, medyo komplikado talaga. So, gusto ko naman makatulong, makapag-advise sa kanila. Disclaimer lang din, yung ina-advise ko lang din sa kanila ay yung mga na-research ko lang din sa online at saka sa totoong experience ko din bilang nandun sa sitwasyon na ganun. So, yun. So, yan. Babalikan natin yan kasi maraming nagtatanong, maraming nag-message po sa atin at saka hindi natin ipagdamot yung mga na-learn natin, mga paano ba sabihin sa Tagalog yung naranasan mo na, kasi at least nakakatulong tayo sa iba, di ba? Kasi sa totoo lang mahirap talaga din na hindi mo alam yung mga batas, yung mga paraan kung paano gawin to, yung mga report of marriage, mga report of birth. Mahirap din. Talagang tutuka dapat sa mga ganun kasi kapag mag-aasawa ka ng ibang lahi, dadaanan mo talaga lahat yun. So, ganun. Gusto kong i-share yun. So, yung magiging dynamic natin sa ating, anong tawag nito, sa ating pagbablog ay gagawan ko ng pagbablog ng mga content na makakatulong tayo sa mga kababayan natin na ng ganun na sitwasyon. So marami po sila, sobrang dami ang nagme-message po sa atin kasi gusto nila na malaman din.
kasi minsan hindi natin nakikita sa Google, minsan hindi din natin nakukuha yung mga sagot na diretso talaga. Iba talaga din yung first hand natin na na-experience talaga. So yun. At miss ko na talaga kayong lahat. Gusto ko na din mag-live. Soon, magla-live tayo at saka sana andyan kayo at saka thank you sa mga support nyo at sa mga pasensya nyo sa akin kasi minsan masaya, minsan malungkot, ganun talaga ang buhay at alam ko naman na masaya kayo para sa akin, para namin nila apa na andito kami sa Pilipinas, medyo mahirap ang buhay pero kakayanin natin yan hanggat may buhay, go lang tayo, laban lang tayo at saka mag-ingat tayo lagi kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. So, be a blessing, be kind to everyone. Stay blessed everyone. See you again tomorrow. Bye!